Magandang umaga, ngayon ay May 5, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy na umiiral ang frontal system o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan dala pa rin po nito yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na po yan dyan sa mga lalawigan sa Batanes at maging sa Babuyan Islands. Samantala, easterlies naman po o yung mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko ang umiiral sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dala pa rin po nito yung mainit at maalinsangan na panahon at yung mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi. And also, ngayong araw po, inaasahan din po natin or nakita din po natin na mas mataas yung tsansa ng mga pag-ulan sa silangang bahagi po ng Mindanao, dulot pa rin po yan ng easterlies. Sa kasalukuyan ay wala rin po tayong minomonitor na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, dahil nga po sa frontal system ay naasahan natin yung maulap pa rin po na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. At dahil naman po sa easterlies sa nalalabing bahagi po ng Luzon kasama na dyan ang Metro Manila, ay generally po maaliwalas yung ating panahon, mainit at maalinsangan lalong-lalo na po yan sa tanghali. Kaya ang lagi po nating paalala sa ating mga kababayan na hanggat maaari po, stay indoors po tayo or limitahan lamang ang outdoor activities. At kung hindi naman po maiiwasan ay huwag po nating kalilimutan yung pananggalang po natin sa direktang init ng araw. And also kung magiging matagal din po yung exposure natin sa labas, ay ugaliin po natin yung pag-inom ng tubig. And from time to time po magpahinga or sumilong po tayo upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot po ng init ng panahon sa ating kalusugan. And also, sa dakong hapon at gabi naman po, ay meron pa rin tayong mga tsansa ng pulupulo or mga panandali ang pag-ulan, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms. Ang agot po ng temperatura sa lawag ay maaaring maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay mula 22 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman po ng Kalayaan Islands, Puerto Princesa maging sa Legazpi, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. At para naman po sa bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot po ng easterlies ngayong araw inaasahan po natin or nakikita pa rin po natin yung mga posibilidad po ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dyan po sa bahagi ng Caraga at Davao Region. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin dyan na mag-ingat po at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, maging sa buong bahagi po ng Visayas, ngayong araw po inaasahan natin na generally fair weather po tayo, maliban na lamang din po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidla, dulot pa rin po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Ang mga regional offices po natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisory or mga babala ukol po sa mga pag-ulan na ito. Ang agot po ng temperatura sa Iloilo ay maaaring maglaro mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu at Tacloban ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Davao maging sa Cagayan de Oro, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin na maglalayag dyan po sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng dagat baybayin po dyan po sa lugar na iyan.
At para naman po sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito po sa Metro Manila, bukas po ng Biyernes, maging sa weekend, maging sa Baguio City din po, sa Legazpi City at sa Metro Cebu, inaasahan nga po natin na in the next 3 days ay magiging maaliwalas po yung panahon, mainit at maalinsangan, lalong-lalo na po sa tanghali, kaya muli po yung paalala po natin sa ating mga kababayan ay hanggat maaari po, stay indoors tayo or limitahan lamang ang outdoor activities. At kung hindi naman po maiwasan, huwag po natin kalimutan yung pananggalang po natin sa init ng araw. And also sa dakong hapon at gabi naman po, ay meron pa rin tayong mga tsansa ng pulo-pulo or mga panandali ang pag-ulan na dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Ang agot po ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaari po maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman po ng Metro Davao, bukas po ng Biyernes, nakikita po natin na generally po, maliwalas na po yung panahon, mababawasan na po yung mga pag-ulan. Ngunit pagdating po ng weekend, nakikita po natin yung posibilidad na yung ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone may posibilidad po na umiral po muli sa bahagi po ng Southern Mindanao. Kaya by weekend po, nakita natin yung posibilidad na magkaroon po tayo muli ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dyan po sa bahagi ng Metro Davao. Kaya muli po, pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin na mag-ingat po at maging alerto sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang agot po ng temperatura dito sa Metro Davao ay maaari pong maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:32 ng umaga at lulubog mamayang 6:14 ng hapon.